Magandang magandang sa lahat. Good evening sa bawat isa na nanonood ng WSJ. Bati po kayo. Hi. Hallelujah. Live. Kami po. Amen. Uli ay narito kami sa inyong mga ka-bonding sa Thursday night. Mm-hmm. Kachikahan. Ka... ano ba? Ka... kasama. Kasama sa usapan. Amen. Ka-WSJ. Yun. So, Pastora, meron ka pa ngayon? Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patindi natin yung mga regular viewers natin ng WSDJ sa gabi pong ito. Si Nora Rosel Soriano. Hello po! Antoinette Sias at San Pedro. Hello, hello! JR Sager is also watching with us. Yung bunso ni Ate May. Hello po! Yun. Yun. Si Bridget Ate Alison Perez. Yun. San Pedro si Yasat. Namatay ang amin. Si Ate Bel. Nanonood ngayon ba? Kumusta ka na Ate Bel? I miss you, miss you, miss you. Miss yun. Yun. Paramdam ka naman Ate Bel. Yan. Huwag yung ano ha. Paramdam. Punta ka. Pasyal ka naman. Hello din po kay Arcelia Sales Irene. Yun. Good evening po. Magandang gabi. At welcome po sa WSJ. Pa-share po ng ating live broadcast ngayong gabi. Yes. Sige po, we will give you a couple of minutes to share it with your friends. Minutes? Two minutes? Couple eh. Couple of minutes. 5 seconds. Okay na yun. 5 seconds. Matagal eh. Matagal mag-share mga to eh. Kailangan ano eh. I-share natin. Kamusta naman po ang trabaho? Yon. Kamustahan mo po muna tayo. Si Pastora July. Yon. How was your work? Alive, well, kicking, enthusiastic, sabi nga ni Kim. Medyo over and above my head. Pero, yon. Praise God, may trabaho. Yon, praise God. Yon ang importante, mayroong trabaho. And I'm enjoying it. Yon, praise God. Ikaw naman po, Pastora Shekinah. Kamusta naman ang work? Amen. Nakakatuwa po ang Lord. Ayan. Kasi ano siya, araw-araw yung trabaho po namin ay parang, bakit? Bakit po? First time. Kung lagi po kayo nanonood ng WSJ, actually this is parang first time na nandito kami, nandito ako sa side na to. Second time kasi ano, nung lumabas tayo ay nandito ako sa ano sa side na to. Pero yan, so maganda pala dito kasi ano. Cute kang tingnan dyan, ha? Yes. I'm pretty. Yun, yes. Pretty. Oh, sige pretty. Na, sige na. Pretty. Sige na, para ano. Ayan. So, anong nangyari sa trabaho mo this week? This week talaga. Ano po? Yun. Pag talaga ito, Lord, kasi I have this habit of mine po na, syempre, i-share po naman ang Lord. Nakatawa ang Lord kasi nag-start po ako magbigay ng verse sa aking mga... Andon, sige, kuhanin naman natin, Kuya Bon. Yung, ano, sige. Verse Pastora, ng kapalaran. Available na daw yung ano, yung. Galing sa ating kapatid na bro. Napakabait ang inyong coffee. Yeah. Salamat. Bro, okay na yung ano. Okay lang, yan. Yeah. Yung. Yan, yan. Ilagyan pa ng ano. Yun. Batiin ko muna si Pastor John Prudente ng J1 Perth. Good evening po sa inyo. Yan, si Kuya Kuya Miko Kabingan from the Philippines, also from J1 Laguna. Hello po. Gandang gabi po sa inyo. Riza Ventura is also watching with us. Good evening po sa inyo dyan. Hi, ang aking anak si Altea May. Hello. Shout out po sa mga taga J1 Dera. Amen. Oms Gilo. Kanino pong si ano Oms. Siya? Oms! Yeah! Raymond Jason M. From Lagman. From Rise Up Church. Yon. Raymond Rise Lagman. Up, from sa Qatar. I think sa ano. If I'm not mistaken, sa Rise Up Qatar siya. Si Oms. Si Oms. Oms. Ang ganda ng pangalan. Oms po talaga name niya. Oms talaga. Parang sa electrical. Yon, hallelujah. Sige po, share. Yeah. So ano nangyari na pala? Hindi pa matapos. Grabe talaga, hindi pa matapos talaga. Ayun, kuhanin natin yung bowl, yung basta may ano ba, bowl. May bowl of verses kami. Actually, ang ginagawa po namin sa
Salamat po. Sa opisina ko po, yun, personally, po. And even, okay. Yan. Ilagay nyo na po. Oh, eto po, ayan, makita nyo, yan. Binibigyan ko po sila ng mga verses. And nakakatuwa ang Lord kasi it really connects them with the Lord pag binabasa nila yung verses na yun. So, to God be the glory at talagang kumikilos ang Lord yan, sa aming workplace and even sa larangan ng aking trabaho. Amen. No? Batiin ko rin ikaw ng... Ikaw naman, Pastor. Saglit lang. Sandali. Ikaw. Kung basta, oo nga po. Work? Yun, work from home pa rin work tayo. Work from home. And every other day mayroong mga pinapagawa ang boss ko. Yun. Oh, yeah. And just trabaho na po kayo ngayon. Oh, mayroon namang mga Sa awa ng Lord. Ayun, eh. Sabi nga nung kita mo basahin mo ang sabi. Oh. Ha? Ikaw na magbasa. Mm-hmm. Wow, sabi po dito. Ano po sabi? Ni Mr. Sa'id Al-Sadiq. Tama. Well, many thanks. We appreciate all your support and I assure you that you will be compensated for all your work. Ano ganun lasa niya? Wala pa nga. Inihintay ko nga ito. Kailan kaya rin? Kaabang-abang. Sana nga eh, bukas na. Lloyd. Pwede pong mag-breakfast sa iyo. Yun. Kahit saan. Kahit pa. Pag dumating ito pa sa orang, i-breakfast kita. Lunch and dinner. Doon sa sa Burj Al Arab. Wow! Ayoko doon, Pastor. Na-try ko na doon. Doon na lang sa Atlantis. Okay na ako. Oh, i-breakfast kita pag dumating to. Dalawa pa nga ako. Promise hindi, talaga. Hindi po breakfast. Dinner. Ayok. Meron po tayong mga ano, doon sa viewers. Viewers ngayon. Ha? Diba, ganito po. Ang next na ano po natin, courtesy of Pastor Roel. Pastor Roel. Ang next na WSJ namin ay sa Atlantis. Atlantis. Sige pa. Pag-train natin kakapa. Po. Okay naman eh. Pagka nakita nyo na na nag-Atlantis na yo, kami. Ibig at tulungan sabihin, ibig sabihin ay... Ibinigay na ni Lord. Yo, praise God. At ibibigyan na ni Lord yan. Malapit na yun. Amen. Malapit na yun. Malapit na. Yan, sabi po dito ni Kuya J.R. Sager. Kasabay po pala o... Oo, kasabay yun. Ayun ang milk tea. Uso ko ng milk tea talaga. Milk tea talaga. Ina yung Infinity. Ano UX56. Yun, sasakyan siya. Ay, sorry. Sorry. Akala ko milk tea kasi talaga matagal na ako nag-aalap. Pwede rin. UX56. Kasabay yun. Sabay-sabay na yan. Pag yan ay umuos na... Sabay-sabay na yon. Kaya talaga ipag-pray natin at dumating amen. Lahat to. Amen! Praise God! It's been like what? Yung Infinity po, it's been like 2 years. Hindi naman. Nandito pa si Carmelo, Pastor. Naiwan na nga doon sa Sharjah yung sasakyan eh. Hindi na lumipat na nga ng bahay. Parang ipinapanganak na elepante kasi parang sadya antagal bago antagal ipagbuntis. Pag ito'y dumating, tapos uwi muna ako sandali, ha? Ay, may, ba't uuwi, no? Bakit kaya? May ayusin lang. May ayusin daw po. May mga kailangan sikasuhin. Di ba? Payagan nyo na, ano ba naman yan? Ayun. Ay, hello din po kay Pastor Rich Onda. Ayun, sama Rich. Kami sa libre. Okay na ako sa Manaland at Hope City. Hope City po. Hello po. Hello po. Shout out po sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching with us. Yes. At sa gabi pong ito, I don't know what are we going to discuss tonight. Pero bago ang lahat, bago lumang iba. Disclaimer ka muna. Wala pa rin po yung disclaimer natin. So disclaimer po, all the views and opinions of your pastors ay pawang sa amin lang po iyon, ha? It does not reflect and will never ever reflect the statements and the views of J1 Ministries. Yeah, para malinaw po tayo kasi baka mamaya ay may lagi nga namin binabanggit. Minsan ay sa mga usapan kasi namin ay alam niyo na, may mga nasasabi minsan na baka sabihin niyo ay nako itong tatlong to yung mga iba nang sinasabi. Mm-hmm. Yan. May sarili ng agenda. Ito lang po naman ay ano. But we appreciate po and we encourage everyone. Masyado kayong seryoso. Pero yung ano, yung mga biblical we encourage na everyone na yon to join us. We encourage everyone na yung anything na nasasabi po namin dito ay mag-research din po kayo, especially pag may nababanggit po tayong mga Bible verses. Yeah. Yan. Hallelujah. So, yun po.
So, ano nga ba? Batiin muna natin si ano. Bati pa din. Nanay ni J.R. Saguer. Biro pinababati yung nanay yeah. niya. Ate May, how are you? Kamusta Hi, daw? May. Sabi ni J.R. Nasaan ka man, Ate May? Nasaan ka ba ngayong gabi na Saan ito? Ayan, dumating na ang ating shawarma. Ayun, hallelujah. May shawarma po dito. Pwede po ba magtanong? Pastor Rich, anytime. Sige po, tanong po. Magtanong po kayo. Ask anything under the sun. Yes. At ang topic po natin ngayong gabi ay usapang hashtag pwede na. Hashtag pwede ano nga ba yung pwede na? Yun, pwede po. Oh, kaya pala ganun ang tanong. Eh. Pwede po ba? Pwede hashtag, naman po. Hashtag pwede na. Pwede ayan. Na. Bakit nga ba yun ang ano? As usual po ay itong mga pinag-uusapan ng mga topic po namin ay lagi-laging impromptu. Actually ay po. Ngayon lamang talaga namin parang napagkasunduan o... pwede. Yan. Pwede na. Yan. Ano nga bang ano? Ano nga ba ang ano yung parang bakit nakapag-come up tayo ng pwede na? Hashtag pwede na. Pwede na. Bakit nga ba? Kasi maraming ano yan, no? Maraming pwede na. In a manner of speaking, ito po ay we are telling everyone na kailan ba pwede na o mayroon bang pagkakataon na dapat we should accept na parang okay na lang, pwede na. Na parang basta na lang. Okay na lang, okay na. We'll just settle for less. Yes. For the... In English niya, mas maganda pakinggan pag English. Yun po eh, no, there are instances na parang we accept things as they are because parang... Convenient sa atin, ganon? Oo. Or parang... Ano ba yun? Pwede, yung mga bagay na yun. Kasi parang ano po eh, nasa culture tayo ng instant. Yeah. Yan. So, parang ang... Ayan, instant. Parang ang nangyayari ngayon ay kung mapapansin natin, lahat ay minadali. Lahat ay parang okay na yan. Instant coffee. 3-in-1. 2-in-1 yata yan. 2-in-1. So, ano po yung if you want to share, if you want to ask questions, if you want to just air out whatever po yung nasa isip nyo pertaining to this topic ng pwede na, or basta na lang, or complacency even, or usapang parang mediocrity, mga ganyan. Share, babasahin po natin dito kasi open po ito. Forum po ito ng discussion ng lahat tayo. Yan. Basta anything under the sun. Interactive po tayo. Basta just comment po yung inyong pong mga questions at opinions, suggestions. Yes. We are side open. Side comments. Kahit po side comments. Libre ang comment that, box. Yes. Halimbawa, comment trabaho box. In terms of trabaho. Halimbawa, ang salary, you know, when I started here in Dubai, ang salary ko po ay is about, yung starting salary ko ha, is 8,000. Oh, malaki na yun ha, anong taon yun? Hindi ako tumatanggap ng 6,000. Totoo po yun. May offer letter po ako, 6,000, hindi ko po tinanggap. Anong taon po yun? Ang lalaki ng salary. 2007. 8,000 2007? Oh, 8,000. Hindi ko adi doon ako nag-start. Sige, tinanggap ko na 8,000. Parang malaki ano 'yon, pa, malaki 'yon. Malaki. Totoo po ito ha. Napilitan ko sa 8,000. Parang sabi ko, ito pwede na. 'Di ba? Pwede na. 'Yun yung during the time. Mm-hmm. Para sa akin pwede na yung 8,000. Okay na. 'Yun okay na sa akin. Laman siya na parang ganoon. Oo, parang ganoon. Eh tapos hanggang umabot ang sweldo ko ng mga 12,000. Wow. 12,000, ayun. Eh, ngayon po. Yun. Ngayon po. Kung ano na lang, pwede na rin. Pwede na. Pwede na. Yun po yun eh. Diba? There are instances na talagang parang kailangan bang ibaba natin yung ating, ano? Standard? Oo. Actually, hindi mo bababa ang standard mo. Oo. Mm-hmm. Alin ibaba, ibababa mo? Ang ibababa mo lang, yung... Alin ang ibababa? Sige na, parang, sabihin parang, mo na. Parang iba yung iba ayan. Yung ano. So, salamat direct muli. Ayan. So, and courtesy po direct ng ating PA na rin. Grabe. We have, tawag dito. Ito pang dinner. Pang dinner for tonight. So, ano, Pastora? Would you accept a lesser ang ibababa, pay? Hindi, ang ibababa. Ngayon, sa panahon ngayon, mm-hmm.
At nanti po, si Pastora July. Diba? 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 Alam, you know naman the situation right now. Would you accept a lesser pay? Ano? Conditional. Conditional, which means... Conditional na i-accept ko basta may written doon na nakasabi na parang may clause na sinasabi doon na after 6 months, after ng probation mo, yon. Parang kumbaga ay, itry nyo muna ako. Parang diba, ang trabaho naman is makikipag-negotiate ka. So, pagka hindi kayo makapag-reach dun sa gusto mo, at ano, di kumbaga mag-agree kayo dun sa gitna, magko-compromise kayo. Compromise. Magko-compromise kayo. Pero, ano, pwede naman siguro, ako nakikita ko naman na laging ganun, wala namang hindi nadadala sa negotiation. Mabuting, sa negotiation. So, mag-ano ka lang doon na you try your best siguro na what if, ganyan, ikaw na mag-offer, what if itry nyo ako ng 6 months kung hindi ako, kung pangit ang, ano ko, performance ko. Then, mananatili tayo dyan. But, kung medyo umukay ang performance, especially pag nasa sales ka. Pero kahit na po wala ka sa sales, pwede pa rin yan. Kasi, ako naniniwala ako na tayo anak ng Lord. It's take it or leave it. Sabihin sa yung gano'n. Well, situational. Hindi lang conditional. Situational. Situational. Ngayon, papasok naman ngayon. Yun. Situational. Ano naman situation yung Say, for example, ang visa mo po ay, halimbawa, naka-visit visa ka. At medyo mapapaso na. Ito na yung... Ipit ka na ngayon. Ibig sabihin, you're going to bite the bullet or what? Siyempre, siguro naman, Pastor, bilang tayo po ay mga Kristiyano, yan naman ay naisalang muna sa prayer, di ba? So, dapat... Ako naniniwala ako na before naman sa yung pag-a-apply natin, doon pa nga lang sa ano, di ba? Doon pa nga lang sa CV pa lang, nililayhans mo na yan na kung sino man ang puntahan ng CV na ito. Pag kayo mag-a-apply, ilayhans nyo yung CV pa lang. CV pa lang, ilayhans mo na na kung sino man ang mapuntahan ay talagang mamamangha. Ganon. Ma-amaze. Yes, ma-amaze. Talagang mag-o-offer ng beyond doon sa budget. No? Totoo po yan. Diba? Pwede lalo na pagka tinawag ka pa for interview, talagang grabe. Kasi, yung glory ng Lord ang kasama. Yun. At ang pabor ng Lord ay nasa sa iyo. Yes. If God is with us, who can be against us? Amen. Yan yung lagi kong... Talaga ibubuos ng Lord yung pagpapala at biyaya niya at ang kanyang pabor. So, babalik tayo doon. Situational, di po ba? So, ibig sabihin, kung halimbawa, yun ay naipag-pray mo na at ikaw ay hihingi ka din naman ng wisdom sa Lord at ikaw ay matatapos na ang visa. So, it's either that. Ako naniniwala po ako na laging, we always have a choice. So, it's either that or uuwi ka. It's either that or gagastos ka ulit sa panibagong visa. It's up to you. It's up sa dealing ng Lord sa'yo. Ganun yun. Kumbaga, wala namang perfect na perfect na sagot . Pero kung saan ka pinaka-komportable at saan yung parang yun yung tingin mo ay yun ang sagot ng Lord sa'yo, then go for it. Ikaw naman, Pastora, si Kaina, would you accept a lesser pay? It's a lesser pay? Ngayon, sa panahon ngayon. Diba, sa akin, alam mo naman ang panahon ngayon. Lesser pay talaga. Somebody offered you a lesser pay. Lesser pay. Actually po, ako'y nag-start nga ako 1.5. Yes. 1.5? That was para, part-time yun, part-time. That was all, ayan, mga 16, 18 years ago. Ayan, mga ganun. 15, 16 years ago. Imagine that, 1.5. 1,500. Grabe. Kayo po. Yung sige, tanungin muna natin sila, Pastor. Magkano po yung starting salary nyo dito sa UAE? Yun. Magkano po yung... Unang-unang sweldo nyo na tinanggap ninyo yung offer letter nyo. Salary? O, magkano? Sige po, wag na po kayo mahiya. That was long time back, no? Huwag na natin yung Amen. Talagang masasabi ko na yung 1.5, I am way long, parang, kumbaga yung pagpo-promote ng Lord ay sobrang layo na. So, yun ang progress ng Lord sa akin. So, yun ang matinding testimony ko. Praise God. Hallelujah. So, balik sa'yo. Balik talaga sa akin. Una ko pong salary, 2,580. Wow naman.
Antoinette. Antoinette, si Yas at Sunhead. Yun, sige po, just comment. Sa akin po, maiba lang naman. Yung akin naman po sa side ko, hindi ko po alam, pero ang dinisar ko na po the, na, nung nagpunta po talaga actually in Dubai is yung heart ko po talaga is not just to have a work itself, but to mission out for Him, for God, for okay. God's glory. And siguro po, hindi ko po alam, pero yung sa nakikita ko naman po sa akin in progress naman po for God's glory is yung pinakagustong gusto ko pong starting na salary ko is na-achieve naman yun po talaga. Sa'yo. Yes. As in talaga, unang-unang job pa lang. So, yun, nakakatawa naman ng Lord. Bagamat hindi po sila mga nag, yun nga, kasi hindi talaga siya totally yun pa talaga yung work na ibinibigay sa akin ng Lord. Pero I believe, dun po ako nagsimula. Yun naman ang hint naman sa akin. Dun ako nag-start kung dun sa talagang pinapanalangin ko na Lord, ito talaga yung baseline ko. Ito talaga yung pinaka gusto kong salary. So, nakakatawa ang biyaya ng Lord. Praise Hallelujah. God po, so, sino pa po? Magkano naman ang salary mo kapatid? How much are Sige. You willing to go down on your salary? Pwede na. Ayun. Hashtag pwede din, na. Meron din ako naisip. Ay, ano nga? Sige, sabi honestly, mo ito, the other day, the other day, somebody called me and offered me a job. Hmm? Yes. It's the other day, just the other day. Ang trabaho, alam niyo po, sa Al Ain. Oh. Sa Al Ain. And ito po yung totoo ha, hindi po, tumawag talaga sa akin. Hindi po katanisip. And she was agency po sila, and ang sabi, tinanong ako kung ano daw word ko. Sabi ko, lahat po alam ko. IT, admin, accounts, HR, PRO. Sabi ko gano'n, nilista ko lahat. Ginagawa ko, alam po lahat yan. Yun. Eh, sabi, naku po, siguro po, hindi nyo po gugustuhin na rin. Sabi ko, kahit ano nga, sabi ko naman po, lahat po, hindi naman po ako mapiling, ano. Ang gusto ko lang po ay may Friday off. No? Friday off lang po ako, ang gusto ko. Sabi ko ganun, ang trabaho po daw driver at stay-in sa Al Ain. Yun, sabi ko hindi po ako mapili sa trabaho, sabi ko, I would accept it kung meron pong off. Kung wala po, I would, hindi. Yun po kasi yung deal ko doon sa current employer ko, na nung kami po'y nag-usap, nang sabi ko sa kanya, my Friday is for the Lord. Because I'm a pastor, so talagang nilatag ko ba? Kung ano yung gusto ko. At tinanong ko rin siyempre yung expectation niya. Ganun dapat tayo. Ano pong what are you expecting from me to do sa trabaho ko? So ganun po ako makipag-usap. And then sabi niya, "Ito lang gagawin mo." Okay, wala namang masyadong trabaho. So yun ang ginagawa ko. Lahat ginagawa ko. As in lahat. So marunong I'm telling you. Marunong po ako sa accounts. As in, ako po yung nagsasubmit ng BAT report. Nagpa-plug na po ba kayo sa ating mga viewers? Baka meron daw po hiring sa inyo. Gusto ko lang din pong batiin ang aking kuya na nasa Ireland. Thank you for watching, kuya. Ito, Pogs. Anong pangalan? Alex Hernandez. Ayun. Single ba yon? Hindi po. Pamilyado. Pamilyado. Good evening po. Good evening po. Evening po ba dyan? So yun, yun po yung nangyari. Kaya hindi ko po tinanggap. As in, yung po ang dapat natin lagi, pag kung tatanggap na yun, sasabihin natin pwede na. Dapat, yung pwede na natin ay i-deal na natin sa we Lord. Will not, unang-una po, hindi natin dapat isasacrifice yung ating service for the Lord. Yun, yung mga yung tinatawag. Yung po yung una. Yun. Hindi yung, dahil malaki ang sweldo, okay na. Okay na. Ako din hindi po. It's po a no-no. It's a no-no po. Dapat po, lagi ang ating i-consider is yung ating service for the Lord. Tayo po ba'y makaka-attend ng church? Mapagpapatuloy po ba natin yung ating pagsiserve sa Kanya? Yun. Yung po dapat ang ating i-consider. Pero, ayan, medyo ika-clarify natin ng kaunti yun kasi baka mamaya ang iniisip, halimbawa, say for example, ikaw ay nasa
health sector. Ikaw ay nurse, ikaw ay doktor, hindi mo naman syempre po pwedeng sabihin na ano na kailangan ay manatiling Friday off ako. Kasi di po ba ay rotation naman yun, yan. Of course, so, hindi po, understandable yun. Understandable sa yun. Oil and gas. Yun, may service mga ano yan sector. Yung 3 days sector. On, 3 days yeah. on. Yeah. Yun, si ano ba? Nasa si rig. Sister Bo, magkano daw ang sweldo niya? 2000, way back 2008? Hindi ko na mabasa hindi yan. Hindi na nabasa? Ito, wala nakasulat na. Si Ate Bo, Sister Bo, mohi ka, 2008, 1,400 dirhams daw ang kanyang sweldo. Monthly po yan. Take note po sa mga taga-Pilipinas kung magkano po yung sinasweldo natin. Pastor Jan, prudente, dati pong taga-Dubai ito eh. Magkano po ang sweldo nyo dito? Bakit kayo lumipat dyan sa Australia? Mas malaki ba dyan? Yun. So, yun. Pwede na. Pwede na. Noon, di ba, tinanggap natin yan because we thought it's... parang okay, we settled for it dahil bakit ba tinanggap mo yun ano Ate Bu? By yes. the way, bakit 1-4? Bakit mo ba tinanggap yun? Ano ang inyong... Ako nga di kayo 1-5 din. Bakit mo sinabing pwede na? Yun, ayun, sige, Pastora. Kasi po yun ay ano, yun sa akin naman nun, kasi yun po ay kailangan na nila part-time. Oh, kasi marami po ngayon naghahanap naka-visit ng work. Visa din po ako noon. And they are considering a lot of things. So, yes. Anong masasabi mong, how are you going to weigh in? Anong yung mga factors na dapat i-weigh in ng mga naghahanap ng work o mag-accept ng mga offer letter ano ngayon? Ano yung mga factors at ano yung common denominators? Common denominators. Yung? May mga ganun eh. Yun, ano yung ano dapat yung mo i-consider? Alam nyo, it's not... dapat nyo rin pong tandaan pag it's not just the salary. Yes, tama po yun. Mismo. Hindi po yun lang dapat ang i-consider natin. Especially sa mga naghahanap ng trabaho, pagka kayo po ay, ito lamang po ay kaunting ano siguro, kaunting bilin, kaunting reminder, if you are praying for a job, ikaw ay nagpipray ka ng isang trabaho, lahat yan ilista mo, trabaho, oras ng trabaho, yung venue ng trabaho mo, yung location yeah. ng trabaho mo, yung boss mo, yung mga kasama mo sa trabaho. Yeah. Yun, lahat yun. Kumbaga ay... Napakalaking factor yung boss mo. Yes, tama kasi po yan. Kasi halimbawa, ang sweldo mo ay 10,000 dirhams monthly. Sino yung may gusto noon? Sino may gusto noon? Yun. Hallelujah. Yung basic yun ha, basic. Basic yun, basic pa lang yun ha. Yun. Eh, di ba? Tapos ang amo mo naman ay ano? Kulang na lang ay ano ka, isumpa ka o parang diba? Aliping sang gigilis ay turing kiri sa'yo. Ayaw mo nang pumasok, di ba? Para kang ano, o para hampas lupa ang tingin sa'yo. Di ba? Yun po yung mahirap. Kahit pag gaano kalaki ang sweldo mo, pero ayaw mo nang pumasok sa everyday, parang ang bigat ng paa mong pumasok sa work. Yes. Dato, pag uwi mo naman, para bang ikaw ay ginulpi ng 10 tao. Ginulpi. Ay, yung pagka, may mga alam po akong gano'n na pagka nasa trabaho, pagka aalis, para bang anlaki ng utang na loob mo na aalis ka na. Ay, ano ba yun? Parang, ano, paano ba yun? May mga ganung boss na parang pagka, halimbawa, 5 o'clock, hanggang 5 o'clock ang work mo, tapos magpapaalam ka na, titingin sarilo, uuwi ka na, na para bang para bang bayad nila hanggang alas 9 ng gabi. Alam mo ba yung boss ko dati? Sa Jubel Ali. Di yun yung last na ano ko yung 12,000 ng sweldo. Pag ako pinag-overtime noon, bibigyan pa akong pantaxi noon. How much is your taxi? Pamula Jubel Ali. Pagtataksihin ako, imagine that. Alam niyo kung gaano kalayo yung Jebel Ali. That's about 55 kilometers. 55 kilometers, ganun po yun. Sabi po ni ano, ni Sister Bo, bakit niya tinanggap yung 1-4? Direct hire po from Philippines bago po sa pakikipagsapalaran. Free accommodation naman po ang transport. Yun. Okay na din. Pwede na. Yun. Yun ang pwede na i-consider. Hallelujah. And transportation. Yeah, natututo ka, di ba, Pastora? Yes. Kasi ito actually, medyo bagito pa naman. Pero actually po sa akin, when I applied for a work talaga, see to it na meron nilista po ako non-negotiable and negotiable. Ah, okay. Yun so, yung mga... Ano yung negotiable mo? Grabe siya. Negotiable talaga. Dapat may pogi, talaga. Ganon. Ay, grabe! love life na naman ba yan? Pwede na.
Pwede na. Aray ko. Tapos hallelujah. Nakita mo may pogi doon sa office, pwede na. Pwede, pwede na, pwede na. Pwede na. Sabi nga ng mga katrabaho, yummy daw, yummy. Yummy daw. Pero po, kidding aside, yung non-negotiable ko po is number one, is kailangan po, syempre, yung bang, bukod sa you're praying for the company itself, pero dapat yung ano mo, yung katulad po nung sinabi ni Kay. Actually po, ito ha, for God's glory. Ito po, siguro it's time na mag-testify din po ako. Siguro bukas po kasi ako din nantaya, pero mag-testify na po ako. Natuwa, Lord. Actually po, we've been, nagkaroon po kami ng tough days kasi nag-positive nga po. So, nabawasan po kami ng isa sa team namin. Na may, ano? Na may... Nag-positive. Umuwi na po siya. Dati pa po yun. And siguro yung iba sa ating viewers, alam na yung story na kumbaga, in short, is ngayon pong time na to is kailangan talaga namin maghapit. So, in short, yung aming boss, no, kahapon, actually kahapon maghapit yun. Ng trabaho. Maghapit talaga, maghapit. Oh, pagalugin mo ng maigi. Ano yung pinamanghapit na hapit talaga? Parang, mag-rush. Tagalog na, rush. Ayun. Kumbaga, to talagang i-ano kami, i-discipline o work hard pa. Kasi actually po, ang trabaho po namin, ako po ay market researcher. So, hindi po talaga ang mga handle po namin is along with government, mga global organization and government, sa globally. Confidential okay. Lang pa, so. Medyo confidential naman. Pero, hindi. I'm just sharing it to everyone na para lang mahayag si Lord talaga. Nakatuwa ang Lord. Kasi po, kahapon, nung nagmi-meeting na kami, hindi ko alam kung bakit, hindi ko na-blurt out na pastor ako in my workplace. Pero kahapon ko lamang siya nabanggit for the first time in my boss. And during that time po, actually, they're planning na magkaroon na po kami, well, they plan to have a Friday work na talaga. So, ang magiging off namin is Saturdays, 2 days, which is mamumove yung weekend namin. And then ito pang amazing kay Lord. When my boss found out that I'm a pastor, yun, naiyak ako, nakakatuwa ang Lord kasi this is one of my prayer. I automatically sinabi niya, well, since she is a pastor, definitely she will not be in here every Friday. So, for God's glory, ito po yung talagang sobrang praise God. Talagang pinasa, yun po yung favor. Sabi ko, kung ikaw ang nanonood ngayon, kapatid, at you are desiring na magkaroon ka ng Friday off, just pray for it. Kasi, actually po, yun yung isang non-negotiable ko. Actually, hindi, wala po akong pinagsabihan. Even my work co-workers ay, kumbaga, inaano nila sa akin na, siyempre kailangan as a team. Kumbaga ako lang po talaga yung nag-i-insist pa. Pero when God moved na talaga kahapon, sabi ko for the first time, kung kailan pa nila nalaman na ay yun nga servant of God ka and you are a highly favored, 'di ba? Highly favored po tayo. So nakatuwang Lord. It's amazing na amen. Siya mismo yung boss namin na talaga nagsabi, nag-initiate. Hindi po ako nagsalita. Si Lord ang nag-move sa puso ng aking boss. Yan, na talagang magkaroon ka na hindi talaga ako. Naiyak talaga. Kidding aside, pero yun po. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Yeah. Amen. Yun. Ano naman yung pwede na? Let's move on to another ano. Pero ako isa naisip, Pastor. Ano, na at alam kong ito ay inaantay-antay-antay-antay lagi, weekly, ng ating mga KWSJ. Ang isa pa pong bagay that we should not settle for less ay dandunanan, bagong-bagong topic sa love life. Love life man. Hindi, totoo po. May naalala lang po kasi ako. Mm-hmm. Meron po akong in the not so distant past. Distant past. Yun, nasabihan ko na sabi kong ganyan ay ikaw naman kapatid, sabi ko. Ikaw ay dumating ka na sa punto na independent ka na. Independent woman ka na parang kaya mo nang tumayo. Basta lahat ay ano, kumbaga ay Kristiyano ka, complete package paga. Sabi ko. So sabi ko sa kanya, don't settle for anything. Kumbaga don't settle for less na parang just because ano, tinutukso ka dun sa ganito ay okay na ba 'yun sa iyo? Huwag ganoon. 'Yun ang sabi ko. Kaya naisip ko lamang po 'yun. Kaya huwag ganoon. Huwag
just because akala mo ay yung may mga iba na halimbawa sasabihin na nadapa na ako kay ganito. So sa kanya ako babangon o kaya naman ay dahil nadapa ka na noon, nagkamali ka sa buhay mo, pag she may dumating sa iyo. She loves me not. Gusto ko nang so, kunin kayo. Pag may dumating sa buhay mo ay ura-urada ay nako, ito na, okay na to. Tinanggap yun. Na niya ako eh. Dahil pinulot lang ako sa butik. Parang ganun ang drama, di ba? Actually, Pastora, just to share, eto, i-insert ako dyan kasi nakaka-relate ako dyan eh. Actually, hindi naman sa may nanlili, hindi naman sa ganun. Sa butik. Hindi naman sa ganun. Pero, may nangyaring ganun. Pinulot lang sa'yo. Hindi naman ganun? Po. Eto po, just to share sa mga nanonood po sa atin. Actually po, ako po, hindi naman po, syempre, talagang mahaba din naman po ang imbuk na inyong pastor. Sabi ng ganun. Pero, may mga tao din pong, may mga nagpaparamdam. Pero, not to the point, talagang, Pastora, baka kailangan ka lang i-deliver sa paparamdam pa. Grabe, o nga, multo. Hindi, joke lang po. Pero, ano po, ang nakatuwa kay Lord kasi, ano siya eh, part siya ng testing ng waiting. Hindi ko naman sinasabi, siguro nasa waiting season po yung taong yun na binabanggit nyo. Pero, dumarating talaga, even especially when you're single, nasa singlehood ka, and when you're unmarried, na nag-iisa ka, yan, si Pastor Roel siguro nakaka-relate sa akin kasi unmarried na po talaga siya. Well, technically, physically, spiritually speaking, siya po ay unmarried, commercial lamang po. Pero, talagang darating po talaga na itetest po talaga yung pagiging faithful natin pagdating sa ganong bagay. So, to cut the story short, ayun nga po, maraming magpaparamdam sa'yo, kapatid. Ayan, ito ha. I'm speaking not just for single people, but to those people na watching ngayon na tila nakaka-relate ka doon sa nabanggit ni Pastora, ay hindi lamang po kayo, pati po ako, ayan, kaisa niyo po ako sa prayer na we have to really be, yung bang ready ka dapat. Hindi, kumbaga, ang purity kasi, ang pagiging, yung pagiging single kasi, ay hindi lamang dun, kasi wala akong asawa, ganyan. Kapatid, you have to really be, intact pa rin yung purity mo, even if you are, nag-iisa ka, ganyan. Even if, kasi, yon purity. Ito, lilinawin ko po ha. Wala po. Hindi po Pastor, ako single. Hindi daw. Opo. Widower. That's the word itself. Pero Pastor, wala po kayong partner ngyon. So, pasok din po kayo dun sa binabanggit ko. Basahin ko. Pinagtitilitan din. Bukas. Itatakil natin yan bukas sa ating ni Brother Korg, pakibasa Pastora. Hallelujah. Sabi po ni kapatid na Korg, share ko lang po. Isa din po sa dahilan ko, kaya ginusto ko na din po makapunta dito sa Dubai para magkaroon kami ng asawa ko ng matibay na relasyon. No? Dahil medyo napapalayo na po. Kaya po, yun sa biyaya po ng Panginoon, nangyari po yung plano. At yun, ang unang sahod ko po ay 3,000. Wow, 3,000. So, what are you trying to point? To point out is... Ako, may sasabihin ako, Pastora. May direct na sagot ako sa sinasabi yun. Mo. Sa napakahaba mong sinabi. Ayan, sige. Si Pastora talaga yung magkoconclude. Ano lang yan eh. Tatandaan mo lagi, pagka nagpa-fillers yan, fillers lang yan. Filler, hashtag filler. Yan, filler lang yan. Hindi nga makapaglakas ng loob eh. Kung nagpaparamdam. Ayun. Nagpaparamdam. May napaparamdam na yuyugyug na po. Actually, it's true. Pag napaparamdam lang. Talagang gusto po talaga. They're willing to pursue speaking, you, di ba? Honestly speaking, hindi nga makapaglakas ng loob na lumapit sa'yo at ipagtapat ang nilalaman ng kanyang puso. Charot. Tapos, baka hindi naman talaga, baka feeling ka lang din. Baka feeling naman ng papa, hindi. You discerned it. Well, sa akin naman po kasi, personally, is by prayer na sa intercession ako bumabanat. So, nalalaman ko din naman. Patalastas po muna tayo. Hello, kay kapatid na Joanna Marie Tolentino from JA1 Sharjah. Good evening po. At hello din po kay kapatid na Kuya Abel Balbalosa. Yan sa Pilipinas yan. Musta po? Musta na? Hallelujah. So, yun.
Yun lamang po. Kung puro fillers lang. Ay, ano ba yung fillers na yan? Sabi nga po niya, paramdam. O kaya, hindi siya vocally, hindi kanya physically ma-approach. Ayan. Ay, meron wala. Meron yung mga ganun consider eh. Consider yun na wala lang. Mga bokya. Wala yun. It's nothing. Wala yun. Kaya nga, baka sinasabi ko lang. Baka feeling ka rin lang. Nakaka-relate po ba kayo, Pastor? At may hugot kayo. At ang mga... hindi lahat ng lalaki ayan na naman tayo. Okay. Pastor Rowell is winawagay na naman niya ang bandera ng mga lalaki. Ano eh. Ang mga babae usually ang nagpaparamdam, hindi lalaki. Grabe siya talaga. Excuse me din po, hindi lahat ng ng babae ay ganoon. Kaya no. Namin, nako, magpigil ng aming... Pero hindi, balik po tayo doon. Pagka fillers lang yan, wala hanggat hindi naglalakas ng loob. Kasi kung fillers lang, anong i-entertain mo? Yun. Diba? Hello? Yan. Hello. Sa mga single people natin na nanonood or yung mga wala pang asawa dyan, ayan. That's for you. At naghahanap ng God's best. Or hindi naghahanap kasi hindi naman yan hinahanap eh. Yes. Yung pinagpipray yan at yan ay dumadating. Ayan. Katulad wag nyo lang wag nyo lang laging parating sinasabi na hindi pa pinapanganak ang aking magiging wag ganon. Oh, kita mo yung nangyari kay Brother Melvin Cañete, di ba? Oh, Brother Melvin, yan, nanonood sa atin. Hello po. Yun, at talagang noon... Sige lang, Pastora, go! kung alam nyo yung testimony ni Brother Melvin, yun, parang nagsettle siya for... akala niya yun na yung kanyang forever. Uh-huh. 'Di ba? Wala pa lang forever. Wala, hindi pa pala yun. 'Yun. Huwag mo tayong magmadali. Yes. Huwag magmadali. Don't settle for less. 'Yun. Especially don't shortchange yourself. When it comes to your heart. Yes. Kasi po ay ano, oo nga. Huwag nating isapalaran yung ating puso. Yes, we must guard our heart. Yes. True, hindi true. Lamang yun, pero dapat si Lord ang nag-guard ng heart. Pero pag natin. Matagal na naghihintay, pwede na? Ay, depende po yan. Well, depende pa rin po kung yun talaga po yung kalooban ng Lord. Yun ay kung kalooban ng Lord. Tama po si Pastora Shekani. Kasi maraming mga taong nag-aantay para actually. Paano mo nasabing kalooban ng Lord? Well, number one. Oh, sige. Number one, you must have a confirmation. Siyempre, personally kay Lord. Number two, kailangan paano mo malalaman yung confirmation? Pag lagi ka nagbabasa ng Word of God. At hindi lamang po, Pastor, hindi lamang through you kapag ka may nag-confirm sa'yo na iba. Yes. Yun? That is two ways. Yung godly parents mo, which is yung mga spiritual parents mo, yung mga mentor mo, discipleship leader mo, ayan. And then third is yung mga biological talaga na nanay at tatay magko-confirm sa'yo. Well, ay, grabe, talaga. Sa inyo po ba yun? Sa inyo po ba yun? Sa inyo po ba yun? Kung sa akin lang, ba? Kung sa, kunwari, for example po, sa inyong part. Ayun. Siyempre po, by God's word, first. Second is, siyempre po, kailangan talaga confirmation sa confirmation po sa cell group or life group leader. Hindi lamang po doon. Siyempre, yung mga alaga nyo din, magko-confirm din sila ng true. Siyempre, by praying for one another, mako-confirm po yun. And third is yung mga magulang, if your parents are still alive, get a confirmation, spiritual confirmation for them. Yan, yung blessing ng mga magulang ay importante. Huwag po kayo basta-basta naniniwala na pagka may nagtutulak sa inyo ganyan, if hindi nyo okay na. Hindi po totoo yun. Hindi talaga siya totoo. Kasi yung mga laging, actually yung mga laging nagmamadali, yun yung mga nagkakamali. Kasi laging nagmamadali, laging natitisod, laging nadadapa. Laging nadadapa. Kaya dahil dapat tatakbo. Tatalong sisi. So, sige, masahin po natin ang comment naman ni Mami Boo. Active na active ang ating Mr. and Mrs. Korg Mojica ngayong gabi. Sige, sabi po ni Mami Boo, personally po, if you settle for less, you are limiting the power
will of God. If you are praying for some specific things or person, hold on to that and God will give even more in His time. Amen. Amen. Just be faithful also in giving back what is due to him. Him. Amen. Praise Amen. God. Amen. 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 Amen po yan. Sabi naman po ni, ano, ni Antoinette, Sister Antoinette siya sa San Pedro. Wala na naman ano ang aking ano. Anong sabi? Hayaan po natin si God ang magbigay ng ating forever. Be patient and trust God. God is good all the time. Amen. Totoo yan. So can we move on na sa topic? Can we move? O kung kanina ay pinag-usapan na natin yung larangan ng trabaho. Love life? Meron pa po ba kayo naisip na isa pa? Meron pa po ba? Ako meron pa ulit. Mm-hmm. Ayan, pastor na po. Hindi ako matapos-tapos sa idea eh. Isa pa pong bagay na siguro ay one of the things na parang ako... We should not settle for less. We should not settle for less or we should not be mediocre about. Yes. Or we should not be just accepting na lang na parang basta'y okay na. Uh-huh. Is anything na output po natin. Oh. Say for example, may ginagawa ka na siguro it has something to do na rin with sa trabaho or ito po ay parang pinaka base general na to. Imbawa, ikaw ay isang receptionist, say for example, ang trabaho mo ay isang receptionist. Don't just settle na parang ay kasi ang receptionist ay tigasagot lang ng telepono. Okay na ako dito. No. Be the best receptionist that you can be. Amen. Kasi hindi ka pagkakatiwalaan ng Lord ng mas malaki pa, hindi ka ipopromote ng Lord ng mas malaki pa or even better pa dyan sa trabaho mo kung sa maliit na bagay, maliit na pinagkatiwala sa'yo ay hindi mo kayang alagaan, hindi mo kayang i-multiply. Amen. So anything na ibinigay sa'yo, wag yung ano, wag lahat yung... Lahat ng ginagawa mo. In everything you do, sabi, di ba? Yes. Do it all for the glory of God. Amen. Dapat po, we do it as if we are not doing it for our earthly masters or mga boss natin, but we are doing it for the Lord. Hindi po yung dahil sa, ito lang sweldo ko. Ito na lang ang output ko. Yung alam mo yun. Hanggang dito lang ang bayad sa akin. Yun, do not limit. Huwag pong ganon. Kaya nga po, ang nangyari ng sa side ko, nalaman ko yung lahat ng trabaho. Dahil hindi ko nililimitahan ang sarili ko doon sa specific na job description ko lang. Yes. Yun. So, kung inyo po, just a short testimony lang po. When I started in my work sa trabaho ko, even in the Philippines, I started as a clerk lang po. Billing clerk lang po ako. As in billing clerk. Ang sweldo ko po sa Pilipinas in way back 1993. Nagtatrabaho na kayo noon? Nagtatrabaho na ako 1993. Noong po ang doon ko pinanganak ka na noon. Hindi pa po yata ako pinapanganak. Ang sweldo ko po noon ay, if I'm not mistaken, 150 pesos per day. Tapos kakaltasan pa yung mga yun. Oo, may SSS. May tax pa. Yung po yung start, nag-start po ako doon. But, yung January 29 po, 1993 ako nag-start. I still remember it. January 1993. But, in the same year, dahil nga ako po ay pakialamero sa lahat ng trabaho, natutunan ko lahat, in the same year, 1993, December 1, hindi po pa kailan meron tawag ko doon sa ganyan. Curious. Yeah. December 1 po, 1993, I became manager. Curious and willing to learn. Within a year po. Within a year, naging manager po ako. Yun po yung nangyari. Kaya, wag nyo po limitahan ang sarili nyo doon sa sweldo nyo lang dahil ito ang salary nyo. O kaya you will settle for this. Ito, clerk na lang ko habang buhay. Wag ganun po. Yes po. Wag po kayong parang ikaw... Ang nangyayari, akala natin ang Diyos walang ginagawa sa buhay. Mayroon pong opportunity laging binubuksan ng Diyos sa buhay po natin. Ang problema po tayo, ang problema po sa atin, we don't see it because ang nangyayari, nandun lang po tayo sa tunnel. Yung vision natin, tunnel vision lang, we are not thinking outside the box. So, nangyayari,
eh, doon lang tayo sa box natin. We just move around our box. So, hindi natin nakikita yung opportunities that God is opening up. Halimbawa, may mga trabaho na hindi mo alam. Aralin mo. And yes. Then, pag may pagkakataon na may promotion, you can apply for the job. Mm. Diba? Yun po yung ano. Sabi ko nga sa anak ko noon eh, kahit pa janitor ka lamang, pwede kang maging manager ng mga janitor. Diba? Okay. If you're going to do your job well. No, so don't settle for, huwag niyo pong isipin na ang trabaho po natin ay ganito lamang. Wala yung lamang. Huwag yung ilalagay natin yung lalagyan natin ng label na ganito. Lang. Yung lang. Huwag po lang dudukto ka ng ganun. Huwag natin maliitin. Yes. Anything po na ibinigay, pinagkaloob ng Lord sa atin, lalong-lalo na kung iyon ang nagiging channel ng blessing ng Lord, huwag po natin sabihin na, ay, ano lamang ako? Yun. Huwag ganun. Maging confident tayo kasi ginagawa natin ito, hindi lamang for the glory of God, kundi para na rin sa pagmamahal natin sa family natin. Amen. Yun. So, basta't ang pinakamahalaga doon, anything na ipagkaloob sa atin, kailangan ay we have to give our best. Kumbaga, lagi makita yung excellence. Yun best lagi. Effort excellence. Lagi. Best effort lagi. Ano, kahit pa kung darating ang panahon, no, ang Lord ang magpro-promote sa'yo. Yes. Ang Lord. Huwag mo kang umasa doon sa... Kasi ang mga amo natin, ang mga boss natin, sila ay under... Ano din eh, kay Lord din sila eh. Amen. At ang Lord ang magbubukas ng opportunity para sa'yo. May naalala po akong ganyan dun sa company namin recently, yung sa settling for less. Mm. Meron kaming isang proposal due for submission sa isang NOC dito sa Middle East. Eh, pinagpipilitan niya, okay na to. Eh, sa totoo lang, sabi ko nga sa kanya, ano po to ha, ang nakabangga ko ay puti, Briton, na director. Mm-hmm. Pinagpipilitan niya, no, July, we have to submit this now. Sabi ko, kung gusto mong isubmit yan, huwag mong papipirmahan yan sa amo ko. Mm-hmm. Ang amo ko po ay VP. Sabi ko, huwag mong papipirmahan sa amo ko yan at huwag mong sasabihin na nag-participate ako, tinulungan kita dyan. Kasi pag yan ay nakita niya, dumating sa table niya yan, at sinabi mo na ako, sa akin galing yan, parang ang baba ng tingin ko. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Kasi ako, hindi ako ganyang trumabaho. Kilala ko ang sarili ko, hindi ako ganyang trumabaho. Kaya sabi ko, kung gusto mo talagang tulungan kita, ibigay mo sa akin akong gagawa, ako magpapapirma sa boss. So, anong nangyari, hindi niya na pinagawa sa akin. Kasi nagmamadali daw siya. Sabi ko nga sa kanya, I can beat the deadline. But I just want to make sure na anything na manggaling sa akin, kumbaga, andun yung kilala ko yung signature na trabaho ko eh, hindi ganon. Kaya sabi ko, ayoko ng ganyan, ayoko ng dispalinghado, iba-iba ang font, iba-iba ang ano, yung tipo bang iba-iba format, yung forma, basta ang tawag ko doon, smorgasbord, ang batibot. Parang pinalabok ang formatting na sabi ko ay hindi ko talaga ano. Kaya sabi ko ay sorry kung ayaw mong ano talaga, ay di bahala ka, ikaw dumirekta sa kanya. Basta po ano, sa ginagawa po natin, that it would show yung ating yung trabaho natin, yung kasi po lalabas din na uy, Kristiano pala yun, tapos ganun magtrabaho. Yes. Diba? Bara-bara. Oh, bara-bara. Ay, amen. Ano ba yan? Bakit yung mga ganun yung mga Pilipino? Palaki yung demographics nila. Yes. Ilalahat. Oh, tapos magiging ganyan pala yung mga Asian. Ako, bigla naging Asian, di ba? Naging racist na. Racist. No, unang-una, ganun. Okay, tapos dating, ganun pala yung mga babae. naging racist. Naging racist. Pero alam nyo pa, sa totoo lang ako, kasama sa pinag-pray ko yung citizenship ng aking amo. Yun. Na tunay naman, sinagot naman ng Lord. Amen. Na, anong na siya? Anong lahi na niya? Briton pa din. Yung hindi, ang unang binigay po sa akin ng Lord ay Iraqi, na prior po nitong aking trabaho, Iraqi na British passport. Ang bait-bait talaga, super bait. Kaya lang, sabi ko, Lord, parang
ito ba talaga yung bigay mo sa akin? Eh kasi sabi ko, passport niya lang ang Briton eh. Hindi pa rin talaga siya ano. So, totoo po yun. Kapag talagang kung ano yung pinag-pray mo, eh siguro iyaano ka lang ng Lord, iti-train ka lang ng kaunti para dun sa springboard mo. So, from him, na sobrang napakabait din sa akin nung Iraqi, British passport na yon, dinala ko ng Lord dun sa, ngayon ay amo ko na for almost, 9 years na ng aking trabaho. Diba? Kaya kilala na namin ang isa't isa. Kahit na naka-work from home ako, at siya ay nasa UK ngayon for 5 months na, before ng lockdown kasi nakalipad siya ng UK. So, okay na okay kami. Yun. Let me just say hi to Therese Guinness. At I'm not sure if kababayan ko ito from Batangas. Mm-hmm. Therese Guinness. Hello po. Good evening. Yun. Mm-hmm. Ano pa ba? Hindi ko makita yung ibang comments. Yun. Sino mo ba nag-comment dyan? Yun. Okay. May nag-uusap, huwag kayo magulo. Yun. So, Pasara, Shekina. Yung. Ano yung pinaka, ano mo, yung parang something na merong kang, you have, ano po ba yung sabi nila doon? You have, axe to grind when it comes to pwede na. When it comes to pwede na o basta na lang o yun. Nasa Love Live ba tayo? Grabe anything goes po. Anything goes. Goes. Sige lang. Anything goes. Kung gusto mo ibalik ulit sa Love Live, basta go! Yun. Grabe talaga. Biglang tumahimik eh. Yun. Ano? Sa work, nakaka-relate ako pagdating sa work kasi I started really as a clerk lang talaga, nag-start ako dyan. Ako po, naniniwala ako dyan, especially pagka talagang from the ground up. Oh. Yun. Tapos eh, parang makikita mo yung mga kasunod mo, parang bara-bara at rumabaho, na parang ano ba kayo? And, parang kayo po yung nakakakita nung... Oo. Totoo yun. Yes, yes. Yun. Ang nangyari lang, there was a time in my career that naging arrogante ako. Yun naman po yung dapat nating ingatan na maging arrogante tayo. That we would look at people, but because they are their output or their performance is a little bit below our expectation. Below our standard. Oo, di ba? Ang nangyayari, parang minamaliit natin. Mm-hmm. We should, ang gawin po natin is we try to teach them, guide them on how to be better, Paano ko na kailan turo ka na po? Minentor mo na po. Paulit-ulit. Ganun talaga. Kailangan nating, kailangan talang nurture. Yun. Hindi yung, mayroong talagang may mga tao na ang kapasidad nila ay hindi ganun sa katulad sa kapasidad natin. Mm-hmm. So, we have to bear with them. Yun po yung, kailangan nating intindihin, mga kapatid. No, hindi it's not because I think ito po yung na parang naobserbahan ko. It's not because meron of course naman na mga tao na parang ganun fast, lang talaga yung fast learners. Oh, mayroong fast learner. And meron kailangan mga mo talagang hinihimay-himay pa. Totoo. Actually, wala namang katulad sinasabi nila na bobo. Wala namang bobo. Mm. Yes. Kung willing kang matuto, matututo ka. Ayun nga, yung mga tao na katulad natin, walang, we have walang been bobo. Walang bobo. Intellectually challenged lang. Ginawala ang May challenge. I mean you have been through a lot in terms of working, Yes, okay. So marami ka nang pinagdaanan, you have encountered a lot of people. Yes. Ako lahat yata ng Middle East countries dito na lahi, na encounter ko na even South mga African. Mababait po ang mga South African. Mga African, Nigerian. Even Ethiopian. Opo. Mas understanding mga, sila. Na-encounter ko na rin. No? And dapat po talaga we have to a little bit parang hindi tayo magmaliit ng tao. Actually, alam niyo pa yung sinasabi ninyo, yung panahong kasi may part din na naging sort of parang all around din ako sa isang dati kong company.
na nag-PRO din ako, sort of. Mm. Kasi ako ang tiga-process ng ano eh, ng visa. So, sa lahat ng napupuntahan kong consulate and even embassies, ang mga mababait po ay normally, yan, yung mga sa African countries. Mm. South Africa, yung mga sa Nigeria. Approachable, approachable. Ang babait nila, yung kanilang mga tao sa ano, sa... Parang mayroong kagusto, may mayroong ano na. Hindi, for ano lang naman po ay, yun. For lamang po. My experience. Huwag ka nang magbanggit. Wala naman ako binabanggit. Ano lang ako, puntong hiningang. Yun. But they could have been better. Hmm. Yan, may mga ganung ano, may mga ganung may mga ganung consulate and embassy. Kailangan natin ihabaan ang ating pasensya. Yes. Yun. Meron po talaga. Meron dito. Meron talaga na it will, ano ba, parang... Really, talaga sasagarin yung... Oh. Yung patient. Oo, na parang... ulang na lang sabi mong... Just but then, kailangan natin ipakita na tayo ay Kristiyano. Yes. Tayo po ay... yun, tingnan po, wag, pero ang importante po, wag tayong magmaliit ng tao. Don't do that. Kahit po mayroon po tayong achievement, we become successful, wag po tayong magmaliit. Ang sabi nga po, di ba, wag po natin on your way up, because you will encounter them on your way down. Sabi yun, wag ano kang magmaliit ng tao on your way up. Diba? Because you might encounter them in your way down. Diba? Yun ang sinasabi. So, yun ka, kahit nga yung mga, ano, yung mga, I mean, cleaners, janitors, whatever, office boy, we treat them equally. Yes, totoo po yan. Kahit okay? Yung mga, sabihin mong simpleng mga servers, or yung mga, limbawa katulad dito, yung mga nagdi-deliver ng tubig na talagang... Call them by name, if you know their name. If they have a name tag, call them by their names. Ako lagi lahat, pagka hindi ko kilala, ay ano, brother. Magtawag ko, brother talaga, brother. Brother. Hindi, kasi sa totoo lang, mas ano, ito ang akin na po na. Mula nung itinigil ko yung parang puro my friend, yung ganyan. Parang ano, mas bet nila pag tinatawag mo silang brother. Pag tinatawag mo silang brother, tapos medyo anuhan mo ng kaunti yung tono mo. Mas gaganda nila servisyo. Huwag nyo. Ang mga kabayan kasi nangiling yung pare. Kaya tayo, itawag nyo yung pare. Pare, my friend, my friend. My friend, my friend. Kabayan. My friend pa ba? My friend. Ganun talaga. Yung ano eh, na gagaya nyo po yung ano eh, di ba? Pagsasabi nila ng... Kanina na lang nga, may nag-ayos doon sa bahay namin eh. Sabi ko kay Yugi, kasi nagtatrabaho, sabi ko kay Yugi, nakbantay mo nga muna. Sabi eh, mami, hindi kami magkaintindihan. Noong ako lumapit, nagagaya na. Pero wag ka, pag diniretso mong English kasi, Pastor, sabi niya lang, Pero hindi ko po minamaliit dahil hindi niya ako nauunawahan. You have to adjust kasi rin. Yes. Hindi po, kasi ang normally kasi, ang thinking natin ay kapag ka hindi nakakapagsalita ng diretsong English or hindi nakakaunawa ng English, feeling natin, aliping sanggigilid na yan. Hindi po totoo yun. Kasi magtanong po kayo, sa totoo lang, yung mga nakikita natin, halimbawa ng mga cleaners siguro, baka yan ay may bahay pa yan kaysa malaki sa atin. Bahay. Malaki pang bahay niya sa'yo. Mas meron pang ipagmamalaki yan kaysa sa atin. Sobrang tipid po ng mga yan. Nga lang talaga, may mga iba na, kasi halimbawa, yung ibang parts ng India, ganyan, or sa ibang parts ng Pakistan, na hindi talaga sila talagang diretsyong nakapagsalita ng English. But it doesn't mean na mas mababang uri sila ng tao. Hindi po yun. Kasi kahit naman sa Europe, marami po dyan, hindi rin nakaka-ano ng English. Francis, Italian. Japanese. Korean. They don't... Chinese, even Chinese. They don't even know how to speak proper English. Pero ang siste, pag may sinasabi ako sa kanyang diretso, kanina talagang... Pero nung medyo may sinasabi na ako, medyo ano, tapos mestra-mestrang ganyan, okay, sabi niya, okay. O, di ba? Yun. So, pwede na. Pwede na.
again, there are, of course, there are certain things that we can settle. Like what? I mean... like what? If, I mean, halimbawa sa work, na yung sa salary, ano, yun nga, yung kanina pinag-uusapan natin, na pwede yung mag-settle dun sa less, but then, do not sacrifice yung ating pag-serve sa Lord. Basta, huwag i-compromise. Lagi po yun. Kasi po, nangyayari, pag minsan, ano, halimbawa, maghahanap ng work, kahit pa doon sa... Napakalayo. Siguro po, sa ano... Sa Pujaira yung trabaho siya. Parang hindi ko, parang hindi ko lang talaga matanggap yung, ano, yung settle for less. Settle for the best option that you have. Yung settle for the best option na which is available to you. Yun. Ayaw, parang kasing parang ang anong pakinggan na you have to settle for less. Parang medyo ano, hindi ko kayang tanggapin. Hindi mo kayang, basta, settle for the best, hindi mo settle for the best option that is available to you at the moment given yung wisdom na galing sa Lord. Amen. Dinagdagan pang haba-haba. Yung paliwanag pa rin eh, no? Pero, but definitely, don't settle for less. For less. Yun. For the best. Yan. Yeah. Settle for the best. Settle for the best. Yeah. Instead, yan, tama yan. Settle for the best. Yan. Kasi the best magbigay si Lord. Amen. Amen. The best. Kung, halimbawa, nasa sitwasyon ka na yung sitwasyon mo, yan yung the best na situation that God has planned for you. Amen. No? And kung wala ka dyan sa sitwasyon na yan, you will be in much worse situation. Yun po yun. Kaya kasi diba, sabi ni Lord eh, anong sabi niya? All things work together. Oh, and for good. Diba? Lahat, those who love God. Lahat ng, kung tayo talaga nagmamahal sa Lord, kung talaga nagmamahal tayo sa Lord, lahat na nangyayari, if you have, yun. Hallelujah. Nakabalik po tayo. Pasensya na po at naputol po ang ating internet connection. At yun, iiwanan lang po namin sa inyo at kami po yung magtatapos na yung settle for the best. Amen. Yun. Don't just settle for less, settle for the best. Yun. Hindi pwede ang pwede na. Yun. At hindi pwede ang basta na lamang. Huwag po tayong basta na lang. In everything we do it all for the glory of God. Dapat po ay magbigay ng kapurihan sa Lord. Amen. Lamang. Amen. Yun. Huwag po tayong ano, yung parang ang trabaho po natin ay ang tawag sa Tagalog na ano? Na. Barubal. Barubal. Binarubal na trabaho. Ganun. Basta ibigay po natin lahat lagi yung the best natin. Ano? Para naman masabi nila, wow, ang galing talaga. Basta Pilipino talaga, antinde. Basta Kristiyano. Yun, basta Kristiyano, lalo na pag ganun ang ano, di ba? Ang sarap pakinggan. Pag ang mga Kristiyan ang trumabaho, grabe, the best talaga. Di ba? Ang sarap na marinig yung ganun. Amen, amen yun. Po. Amen, amen. Yun, yun, batiin ko lang po yung nakabalik sa atin. Si Venus Valientes, Antoinette Sias at San Pedro, Antoinette Agkawililim. Sino pa po yung ano, naandyan sa inyo, nakalista? Namang po, yun. Nakikita ko ngayon. Sino pa? Hindi ko makita yung other 7. Anyway, so again, this is Pastor Rowell Idio po. Nag-iiwan sa inyo ng magandang gabi. And this is Pastor Shekinah. At ito po si Pastora July. Bidding you good night. Right. And God bless everyone. God bless. See you po again. And even tomorrow Friday po. Service. Wala, mayroon po tayong Friday service 10 a.m. And ano po, save the date. August 21. 21. 4 p.m. Dubai time po. UAE time. UAE time. Sorry, UAE time. UAE time. So, sabi ko nga dun sa aking post ay, get ready to be armed. Amen. You are not alone, kapatid. Yun, hindi ka nag-iisa. Kung tingin mo ay... Sama-sama natin. Sama-sama, yan. Ibaglaban. Kung sa tingin mo ay may pinagdadaanan ka na ano, no. We are in this together. Amen. Diba? Amen. So, magtulong-tulungan po natin, whatever situations, conditions that we are in, sama-sama po natin, bumangon pa tayo. Amen. At kasama po, ang importante po, kasama natin ang Lord. Si Lord. Amen. Yun. Hindi po tayo iiwan at pababayaan ng Lord. Amen po ba? So yun na ulit, napahaba ating paalamanan. Si Pastor Jomer po. Ayan, Rev Jomer is on. Hello po, nakahabol si Rev Jomer. Sa paalamanan. Magandang gabi po. Good evening po. Eh, kami po yung nagpapaalam na naputol lang kanina ang ating dahil sa nawala yung internet connection. But then, mga kapatid, again,
God bless everyone. And see you po. See you next week. God bless po. Bye po.